sa ating economic sector. Magandang umaga po, Sir Rodel. Yung mga napag-usapan natin ng TODA, yung mga bumisita, kasama kayo. Huwag nating kalimutan na. At yung terminal natin, kung 90 yung TODA natin, ko alam po ilang daan yung terminal natin. Huwag nating kalimutan na isa-isa nating balikan. Ano bang pwedeng i-improve? Ano ba yung mga kailangan na o kailangan ng temporary permit? Balikan lang natin lahat. Sa mga kasama naman po, ngayong schedule natin na 7 to 4 p.m. Parang okay naman, although mixed reviews. Ang sabi sa akin ng mga ibang empleyado natin, sa umaga daw, mas mahirap ng konti sumakay papunta dito dahil nakasabay nila yung mga mag-aaral. Tama po ba? Agree po yung iba? Yung iba talaga. Pero ang isang maganda, yung mga pauwi na mas malayo yung inuuwian, mas gusto nila, mas pabor daw sa kanila. Meron po ba dito sa medyo malayo, Mangaan, De La Paz, meron sa inyo mas okay? Mas okay sa kanila. No? So, tinan natin, obserbahan pa rin natin. Ano na tayo, naghahanda na rin talaga tayo sa paglipat natin sa temporary city hall. Ibang adjustment na naman yun. Marami na namang matutuwa. Siyempre, may mga magreklamo din. May mga iiwan tayong serbisyo dito. At si Sir Jojo, abalang-abala dahil gagamitin ang pasilidad ni Sir Jojo. Itangala, masigyan yun na temporary office facilities. Medyo naka-forma na naman siya. No? Kaya salamat sa mga staff natin. Hindi lang sa tanghalan, kundi sa lahat po ng mga staff natin sa sakripisyo na ginagawa ninyo. Kasi medyo mahirap yung ginagawa natin, yung pag-iimbentaryo ulit, yung pagtataging ng mga gamit, no? Kami, nagsimula na rin kami sa opisina, ganun din sa city admin, di ba? Attorney Jerome, kahit ako nag-overtime yung mga staff mo nung weekend, medyo mabigat na trabaho, pero para sa lahat po. At ako si Doc Emma, hindi ko na po babanggitin na birthday po siya at special milestone yung birthday niya. Hindi ko babanggitin. Huwag nyo nabatiin. Hindi ko babanggitin. Hindi ko nasasabihin na special na taon talaga pag nag-60. Ano. Pero yung kita na ano, kasi nung nakaraang linggo, siguro 2 weeks na, ang haba ng pila dito, di ba? Yun pala, ang tinatanong ko, ba't biglang mahaba ng pila? Wala naman akong alam na special na kahit ano. Yun pala, ito yung sa animal bites. Tapos nung tinitrace natin kung anong dahilan, bakit biglang nagkaroon ng surge sa pila. Parang biglang lahat ng tao gusto magpa-anti-rabies. Yun pala, may mga nag-viral. Nakita sa balita na nakagat daw ng aso, hindi nagsabi sa magulang, tapos ayun na. Ano, kaya biglang natakot lahat, may konting sugat lang. Kahit hindi kagat ng aso o ng hayop, dinadala na kagad dito, kaya humaba. Tapos nung nagtanong din po ako sa ibang mayor, ganun din pala sa ibang LGU. Kaya na-alarma kasi ako, ba't biglang ano ba nangyari? Yun pala, yun lang. Hindi rin naman sa Pasig nangyari yun. Pero yun. So, buti na lang may gamot tayo. Buti na lang kumpleto yung mga stocks natin. Yung ibang LGU yata medyo nahirapan kasi nga biglang dagsa. Yun nga lang, parang paubos na rin yung stock natin sa sobrang dami nung nagpabakuna. Ano. So, Doc Emma, patulong na lang sa information dissemination na naman sana sabay-sabay pumila din. Ano. Ano pa ba mga ano natin? Sa kasama natin mga taga-Kato, market admin, peso, yung co-op natin, BPLD. Ano, okay naman po tayo sa BPLD. Laging above target naman ang BPLD natin. Ano, maraming salamat po sa inyo. Sa Toro, City Vet, yun lang po. Yun lang po muna. Maraming salamat sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Magandang umaga po.